syempre, importante talaga ang sound quality sa video natin. At ito ang recommended ng mga YouTuber. Pangit. Pumunta kami ng asawa ko sa Divisoria. And dahil na-check ko yun sa Lazada na 159 sa set, binili ko na agad. Kasi gagamitin ko rin to sa aking YouTube channel at sa negosyo ko. So, ano yung binili ko? Ayan, yung mga binibili ko is for investment para sa aking YouTube channel at sa aking negosyo in the future. Dahil maraming capability ang technology for today. At ngayon, such as YouTube, Facebook, at maraming pang social media, it helps us to communicate to our clients and to our viewers. So, ano yung binili ko mga equipment para sa aking YouTube at sa channel ko? Ito yung mga yan. Nakita to sa mga feedback ng mga YouTubers at sa mga video ng ibang channel sa YouTube. So, try ko nga, sabi ko. Gawin ko tong setup na to dahil kasi gusto kong gawin. Dahil kasi makakatulong to sa aking future YouTubing and other business tools na aking gagamitin. So, bumili ako ng isang set na BM800 na mic for my YouTube channel and probably, hopefully, I can do podcasting in the future. So, isang pop shield. I-unbox ko to ngayon. And recording arm or micro recording arm. Saka yung V8 na card na sinasabi nila. So, binili ko to worth 1599. At binili ko lang to mismo sa na-check ko siya sa Lazada na 1599 siya ngayon. Hindi ko nahinintay yung 1111 dahil kasi nga una, nagtatagal yung delivery for 1111. And I'm not against with 1111. And secondly, nag-a-avoid ako ng pag-deliver, sira yung item. Dahil ayoko nang sayang kasi oras, di ba? So, at saka, malapit naman ako sa Divisoria. Malapit daw. Kaso, nasa purview ako din ang doon sa Divisoria. Kung meron akong nilalagyan niya. Ito yun. Nilalagyan niya. So, i-assemble ko siya mamaya. Ito tayo dito. Tapos, tong arm niya. Itong MicroCoq series. So, pwede i-dikit ko mamaya. Check natin ha. Nulog. Nulog. Ito yung lock niya sa table. So, may table kaya yung lock niya. Ay, mismo. Yung pagkakabit. Ano yung nahulog? At saka yung kabitan ng mic. So, assemble ko tamami. Para makita natin ano yung mga capability ng ganitong equipment. At makakatulong ito sa YouTube channel rin niyo. Guys, always invest sa kung talagang magamit mo yan sa ating channel. Kung talagang seryoso sa video. Kaya kasi long term yung aking iniisip dito. Dahil kasi talagang mag-grow yung aking YouTube channel. At magamit ito. If you want to do gaming channel, pwede nyo gumitin. Pwede rin yung gamitin ito sa kung maganda yung kumanta o talagang piracy na kayo. Pwede rin yung gamitin for recording, for process. Or for voiceover, pwede din. Kasi recommended ito ng mga nag-voiceover talents. Since tanong din ako sa kanila eh. Sa YouTube, sa bilag ni group, ginagamit talaga nila. Ito yung pop shield. Ang tiyatawag. Yung pop shield, ang purpose nito, sabi ko nila yung mga, kung naipag-usap ka, tapos mayroong popping sound,
ito yung nagpo-cover ng popping sound para hindi ito daw hindi pangit yung recording mo yung na so ngayon assembling ko to ngayon maya guys so para makita rin niya yung mga capability ng equipment to. Gitay lang kayo, give me a couple of minutes guys. 20 minutes later. Ngayon nakabit ko na yung mga equipment na pinakita ko sa inyo sa previous video natin. Yung BM800 at saka yung scissor hand. So kinabit ko yung scissor hand sa table ko. So self-explanatory niyan. And yung pop ring, nakakabit na rin. Basta ipwesto lang yung mic nyo saan kayo komportable. Yun yung setup. Depende rin sa inyo yan. And na-mention sa inyo yung tinatawag na V8 sound card na ikakabit ko dapat dito or ikokonnect ko dapat sa aking laptop. Kaso, chinect ko at nag-research ako at hindi sila maging compatible for OBS recording at saka sa mga Twitch TV recording, isa na yun, or streaming. And I'll check kung pwede sa podcasting siya dahil wala pa ako nakikitang information sa internet kung pwede siyang ikabit for podcasting kung habang nagla-live. Ang pwede lang talaga is yung mag-Facebook live ka. Facebook live tapos nire-record your using your two phones. And secondly, pwede mo siyang gamitin din. Ito yung V8 card na tinatawag. Ito yun. Ganito yung itsura niya. Yan. Yan, guys. So, sadly, nabili ko na siya at hindi ko siya magamit ngayon dahil kasi ang target ko talaga is to connect yung BM800 sa aking laptop at do a recording through OBS for gaming at recording sa halimbawa Camtasia, yung editing software mo kasi ginagamit ko yung ganun. So, ang maganda lang talaga dito, nabili ko siya na mura rin at saka package na. So, naghanap ako ng way na parang merong connection yung laptop ko sa BM800. Kasi nga, I want it to, ang target ko talaga is yung mag-record through OBS. Yung OBS, tinatawag dun yung recording software for gaming. At yung Camtasia is editing software for YouTube naman. So, kailangan ko rin yun. Kailangan kong gamitin yung mic for that purpose. So, nag-research din ako, kailangan ko palang bumili ng isa pang sound card na, which is, natawag nila to, itong sound card na to. Kung nakikita nyo, ito yon. Kailangan to dahil ito ay USB type na 2.0. So, very technical na ako ha, 2.0, may 3.0. Yung mga 2.0 yun, gano'ng kabilis yung pag-load o pagbabasa ng information kung may USB card ka o kung may USB through your computer. So, ngayon, ito yung XLR cable. Yung XLR cable, yun yung free na naka, kung nabili nyo yung BM800 na mic, free yung XLR cable. Kakabit ko na yung card. Okay, kita nyo na ha, kabit na. So, sobrang rami nito, USB to eh. And, bumili rin ako ng USB hub. Ito yun, USB hub. Kasi, sobrang rami yung nakakabit sa aking computer. May printer ako, may gaming laptop, may gaming keyboard ako, meron rin akong gaming controller for computers. Kasi, kailangan ko ng controller, then meron pa akong mouse, plus to. So, ilan yun, di ba? Then may speaker pa ako. So, medyo marami na siya. Lock na yung tatlong USB ko sa laptop ko dito. Kasi tatlong USB slot lang yung laptop eh. So, ngayon, ikakabit ko na. Ito nyo na, ha? Ikakabit ko na siya dito. At inon ko na. So, excited na akong mag-recording using setup sa aking laptop and using a gaming setup and a recording for Camtasia. And check natin kung maganda yung sound quality nila.
Okay guys, ito na. Nag-set up na ako for Camtasia recording. So, iti-check natin kung maganda to. So, walang edit to sa atin. Wala tong edit for Camtasia. Para makita natin gano'ng kalakas yung BM800 sa connecting sa ating computer. So, I will do a sound check right now. Sound check. Test mic 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Test mic 1, 2, 1, 2. So, stop ko na yung recording ko ngayon and check natin. Okay. Andito ngayon ako na gaming using yung BM800. So, I'm doing a recording sa isang game. So, i-try natin ah, kung maganda talaga yung recording dito with the game itself, nagpe-play kung maayos siya. So, tingin ko naman maayos naman. Check natin yung product. Ayan. So, maganda naman. Ngayon, nakita nyo na yung sound quality using the BM800 microphone sa ating editing software which is Camtasia. At yung gaming software natin which is OBS. Maganda naman yung pagkakuha ng sounds, di ba? At narinig nyo man yun, nakita nyo naman. So, i-depende rin to sa setup nyo at dun sa editing skill nyo sa pag-ayos ng sounds. Remember guys, ang sound quality ay importante sa isang YouTube channel kung talagang seryoso kayong mag-YouTube. At kung gusto talaga nyo talagang mag-grow ng YouTube subscriber nyo, talaga dapat may quality talaga yung sounds nyo. So, I hope may natutunan kayo dito sa video na ito. Please like and share and subscribe. Huwag kalimutan mag-press ng bell button para magkaroon kayo ng update sa aking mga video. So, have a great day and bye guys! Thank you so much for watching. See you again on my next video.